guys! Hi mga kabilbil! Welcome po sa ating channel! So today guys, magagawa tayo ng sandwich. Magagawa tayo guys ng toasted sandwich ayon with my die molder. So meron tayo dito ng tinapay. So kailangan ganito yung tinapay mga kabilbil. Yan, ganito para kasukat ng ating molder. And meron tayong cheese. Tayo ditong Eden cheese, yung shredded cheese na. Then 6 pieces of egg, beaten egg, yung ating ham at saka yung breadcrumbs. Iyang papalaman natin guys yung ating cheese na ating shredded cheese and ating ham. So ito nga pala guys, ito nga pala yung aking die molder, ayan, bread molder. Yung nabili ko to sa Lazada mga kabilbil, it's 125 pesos only. Maghanap kayo, may mas mamura pa doon mga kabilbil. So, kailangan mga kabilbil, sakto yung tinapay doon sa inyong molder para pag pinres nyo ganyan, ay may matitira pang ganito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko siya gagawin. Ito lang ang gagawin natin guys, ipipress nyo lang ng madiin na madiin. Ayan, hanggang tanggalin nyo na habang nandyan pa yung inyong kamay. Tanggalin nyo lang na ganito yung tinapay. Ayan. So, kailangan madiin guys yung kamay nyo. Tapos, ipipress nyo down para magkaroon ng design yung inyong tinapay. Ayan. So, kailangan madiin na madiin mga kabilbil. Ayan. So, magiging ganito yung design niya. So ayun mga kabilbil, dapat ganito yung itsura ng inyong tinapay pag na-mold na. Ayan, lalagyan natin ito ng palaman guys. So dalawang gayo magkataklo. Tapos ipapakita ko sa inyo guys. Ayan, ipipress muna natin yung tinapay. At itong natira mga kabilbil ay hindi ito masasayang kasi gagawin natin itong toasted butter bread. So ito na guys yung ating na-mold na tinapay. So bali 8 piraso yan pag nagawa na. Ito ko naman sa inyo guys kung paano magpalaman ng tinapay na ito. So yung mga kabilbil, magpapalaman tayo ng tinapay. So small amount lang ng ham. And small amount ng ating cheese. Tapos ipapatong lang natin dito ng ganito. Then ipipress nyo lang yung mga gilid ng ganyan para meron pa rin siyang design. Ganyan lang ang gagawin. Kita ba mga kabilbil? So, ganito lang guys. So, ganito yung magiging hitsura niya. So, ganyan yung magiging hitsura. So, medyo mataba na yan dahil meron na siyang palaman. So, pipisilin nyo lang ng inyong kamay. Ang popo. Para hindi siya mag-open. Saka natin i-dip ito sa beaten egg and then sa breadcrumb. Guys, yung na-mold natin tinapay, nakita nyo naman ang gaganda na ng pagkakamold at saka medyo mataba na siya. Ayan, i-deep fry na natin ito mga kabilbil. Pero bago yan, susubok muna natin sa itlog. So ayan mga kabilbil, make sure na malinis ang inyong kamay kasi hindi maganda ang magiging forma kapag nag-gloves pa tayo. Susulbot muna natin dito sa ating egg. Mga kabilbil, habang nag-prepare tayo nitong ating toasted bread na ito-toasted natin na tinapay ay nagpainit tayo ng apoy. Ipiprito na natin yung tinapay. Ating pagkakagawa mga kabilbil. Ayan, dapat ganito. Wow, ang ganda. Perfect ang ating pagkakagawa. So, hintayin lang natin na mag-golden brown itong ating tinapay mga kabilbil.
Ayan, hanguin na natin guys yung ating tinapay. Ayan, napakalutong na oh. Maganda na ng kanyang kulay. Malutong ito pag bago. So, the best pabaon nito mga kabilbil. Ayan oh. Bilbil, yung nagawa natin tinapay, napakasarap na talaga namang nag-aabang na yung aking anak. Maganda itong pambaon guys. So, hintayin lang natin na lumamig ito, then ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-prepare. Ayan. Ngayon, meron guys ako nabili dito yung plastic sa Lazada. Sandwich bag ito. So, gagawin lang natin ganito guys, kung gagawin itong baon para sa mga anak nyo. I'm sure na magandang baon ito mga kabilbil. Talaga namang magugustuhan ito ng mga anak nyo. Tanggalin nyo lang yung ganyan. Then, bubuksan natin yung plastic. So, ayun mga kabilbil, ito yung plastic. Ilalagay natin yung tinapay. So, hintayin nyo lang na lumamig yan. Ilalagay natin. Then, meron ditong pinakanglak. So, ilalak nyo lang yung pinakang dikit niya. Then, pwede na kayo magpabaon. So, napakaganda mga kabibil, di ba? O, ayan. Pwede din itong pang negosyo, pero mahal lang po nandito mga kabibil kasi, di ba, may ham and cheese. Pwede naman kayong gumamit ng palaman. Na kahit anong palaman mga kabibil, pwede kayong gumamit dito. So, abangan nyo guys yung ating next vlog para dito. Kabilbil, tapos na tayo sa ating kung gaano ka sarap ang ating sandwich. So, pwede guys na pambaon. And I'm sure na magugustuhan ito ng inyong mga anak. Ayan, sana gawin nyo din ito guys sa inyong mga anak na pambaon. Pwede kayo magpalaman na kahit ano, ubi, tuna with mayonnaise. Pwede yan guys. So, ayan. Napakainit pa mga kabilbil. So, dito na lang nagtatapos ang ating video for today. Ayan, pakisubscribe na lang guys ng ating mga members. Ayan, ipiplex ko na lang dito sa ating channel. So, hanggang dito na nagtatapos ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo guys. Thank you for watching. See you next time mga kabilbil. Like and share and subscribe. Bye-bye!